Hello mga momshi! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video is i-update ko po kayo ngayon sa aking pagbubuntis. Today, I'm 35 weeks pregnant na. I-open natin yung app. Ayan. Ayan. 35 weeks and 5 days na ako ngayon. And kung mapapansin nyo mga momshi, iba yung boses ko ngayon. And meron talaga akong sipon. Talaga, sinipon ako. Bali, pangalawang araw na to ngayong araw. Pang 2 days na. Pero thank you pa din kay Lord dahil hindi po ako nilagnat. Wala akong lagnat. Bali, sipon lang talaga, tsaka tonsil. And kanina, nagpa-check up na ako para mabigyan ako ng gamot na pwede sa buntis. And ayun, nilisetahan ako ng gamot ni Doc. And chinek niya yung ano ko kung may plema ako sa likod and sa dibdib. Pero wala naman daw akong plema. Okay yung paghinga ko, normal. Yun lang talaga, sipon na allergy mga mamshi. Parang allergy siya. Siguro feeling ko sa panahon. Kasi yung panahon dito, yung hangin dito, minsan mainit, malamig, uulan. Ngayon, sobrang init. Tapos mamayang gabi, mamayang hapon, biglang na namang malamig, uulan, ganun. Kaya nakakairita ang panahon ngayon, mga mamshi, as in nakakainis talaga. Tapos ito yung binigay sa akin na gamot ni Doc. Bali, ito yung ano, mga mamshi, sa allergy ko, sa sipon, ayan. Kasi yung sipon ko, mga mamshi, tumutulo, nagluluha yung mata ko, and masakit sa ulo. Kaya ito yung binigay niya sa akin kasi nga allergy daw, ayan. Hindi na ako binigyan ng, ano, ng antibiotic kasi nga, ano, wala naman daw akong plema. Ano lang talaga, yung parang allergy nga lang, tsaka sa tonsil. Tapos ito yung sa tonsil, mga mamshi, ini-spray lang to sa loob pagkatapos mong mag-toothbrush, ganun, and sa umaga and sa gabi. Ito siya, Camillason. Effective din to. At is kahit papano, hindi lumalala yung tonsil ko, and hindi naman masakit kapag lumulunok ako. Talagang ano lang, parang makati lang, makati yung lalamunan, ganun. And advice sa akin ni Doc is magmumug lang ako ng maligam-gam na tubig na lagyan ko ng asin, ganun. Ano lang, every bago matulog, tsaka every morning. Tapos, niresetahan niya rin ako ng Potency Vitamin C. Pwede pala to sa ano, sa buntis. And ito lang yung iinumin ko na gamot. Ito lang para sa allergy, vitamin C, tapos ito pang ano-ano. For ano, for 7 days, inumin ko siya. And sana mga mamshi, gumaling na ako agad kasi feeling ko malapit na ako manganak and required dito yung swab test. Lahat daw po ng buntis na manganganak, ano muna, i-swab test muna. So, may sipon ako, baka mamaya pag in-swab test ako, diba? Kapag may sipon ka pa lang, automatic COVID na agad yan. Kaya nakakaloka ang swab test dito sa atin sa Pilipinas kasi nga, symptoms kasi ng COVID is sipon, diba? Ganyan. So, may sipon ako, baka mamaya pag in-swab test nga ako, bigla akong mag-positive and dalhin ako sa mga COVID, ano, COVID patient, ganun. And sana wag naman, kaya sana, bago ako magpa-swab test is magaling na ako, diba? Wala na akong sipon, ganun. And next week, balik ko kay Doc. And ngayon, mga moms, hindi pa ako nakapag-ultrasound. Bali, next week pa yung ultrasound ko, yung kapag malapit na talaga akong manganak. And i-update ko naman kayo kapag nakapag-ultrasound na ako. I-update ko kayo sa mga next video ko. And ngayon, ano, hindi ako masyadong makapagsalita ng maayos dahil nga, pag nagsasalita ako, makati siya. Makati. And nakalimutan ko palang pakita sa inyo yung aking tummy, no? Ito na siya ngayon, 35 weeks na si baby. Lalaki po ng tiyan ko. Hindi ko alam kung ilang kilo to. Next week makakapagpa-ultrasound na ako, ayan. And ano mga mamshi, update ko kayo ngayon sa aking constipation, sa aking pagpupo. Talaga, nahihirapan ako magpupo ngayon dahil medyo matigas na. And advice ni Doc, mas maganda, wag na munang kumain ng mga karne, ganon. Mas maganda yung mga gulay-gulay, mga dahon-dahon, isda, yung mga mabilis matunaw. And inom ng maraming-maraming tubig, ganon. Tapos, yun nga lang, panay-ihe, mayat-maya-ihe. Pero okay lang kasi andito lang naman ako sa bahay, kaya okay lang panay-ihe. And yun nga, kapag tulog sa gabi, mayat-maya-ihe, mayat-maya-ihe. And normal lang daw po yun kasi nga po, malaki na si baby and naano niya na yung bladder natin, yung iian, na dadag-anan, ganun. Tapos yung stretch mark ko, mga mamshi, ganun pa din. Parami na siya ng parami. Pero it's okay, it's normal lang dahil po malaki yung chan ko. And thank you sa ginagamit ko na ano, Mustela. Kasi po yung stretch mark ko na yan, sa first baby ko pa yan. So hindi na siya nadadagdagan. And yung ginagamit ko ngayon is ito, Mustela.
Ayan, and feeling ko effective din to kasi nga uubos na, malapit na maubos. Kasi nga po yung mga stretch mark ko is ano, sa first baby ko pa yon. So ngayon, may dumagdag man pero konti lang talaga kahit sobrang laki ng tiyan ko. Apply lang every morning and bago matulog, ano. Tapos yung kilo ko ngayon mga mamshi is 62.4 kilo. So hindi naman siya masyadong dumadagdag talaga kasi nga, Jeta talaga ako ngayon. Talagang nag-diet ako. Sa umaga, yung almusal ko, itlog, tinapay. Sa tanghali, as in, konting kanin lang. Tapos, puro gulay lang yung kinakain ko na ulam, isda, ganun. Sa gabi naman, is minsan, ano lang, kamote, saging, ganyan. Basta maano lang, malagyan lang ng laman yung tiyan ko. Hindi na ako kumakain ng rice sa gabi, ganun. Para hindi na masyadong lumaki si baby. Tapos mga mamsi, yung about sa hilab ng tiyan, yung kapag tumitigas yung tiyan natin, naghihilab. Ano na ngayong 35 weeks na ako talaga palagi na humihilab yung tiyan ko. Tapos kapag humihilab mga mamshi, nararamdaman ko yung sa bandang puwet, yung parang tatae, ganon. Kasi nga ibig sabihin daw nun is mababa na si baby, malapit na siyang lumabas. Kaya every hilab, mararamdaman ko talaga parang matatae ako. Parang ganon, parang tatae ka. Kaya feeling ko malapit na nga rin talaga ako manganak. And yun nga, super likot ni baby. And okay yun kapag malikot si baby kasi ibig sabihin healthy si baby. Kahit minsan nasisipa niya yung ribs ko, masakit, ganon. Pero okay lang yun, tiis-tiis lang muna. Tapos yung about naman sa manas mga mamshi, hindi ko alam kung may manas ako ngayong 35 weeks eh. Kasi hindi naman nagsasabi yung mga tao na may mga manas ako. Feeling ko, hindi ako masyadong manasin ngayon. Unlike nung sa first baby ko talaga na ang laki ng binti ko noon. Pero ngayon, hindi masyadong mamanas yung paa ko. Kasi siguro hindi na ako masyadong kumakain lagi ng mga maasin, maalat, ganun. Tapos panaiinom lang talaga ako ng tubig. Tapos lagi ako naglalakad, ganyan, gumagalaw-galaw. Kasi daw mga mamsi yung manas, lumalabas daw yan kapag matagal kang nakatayo and matagal kang nakaupo, ganun. So dapat pala, every 30 minutes, galaw-galaw daw talaga tayo. Lakad, upo, para daw hindi nagaano yung manas, hindi bumababa sa paa, ganun. Kaya ako inuubo mga mamsi yung Makati kasi Makati dito kapag nagsasalita ako. Pero wala akong ubo sa likod, tsaka sa dibdib. Wala naman. Tapos ano, sa lakad, kung naglalakad-lakad na ba ako, walking-walking. Oo mga mamshi, naglalakad na ako araw-araw, tuwing hapon, ganun. Kaya lang ngayon, hindi ako masyadong lumalabas dahil may sipon nga ako. Baka yung hangin, di ba, makalalong lumala yung sipon ko. Dito lang ako sa loob ng bahay, ayun, gumagawa ako ng gawaing bahay, nagmamap, naglilinis ng kwarto, ganun-ganun. Basta, magalaw, maikilos mo lang yung katawan mo, maigalaw mo lang. And hindi na ako masyadong humihiga-higa. Puro ano na ako, lakad-lakad talaga dito sa loob ng bahay. Tapos, napapansin ko ngayon mga mamshi, umiitim na yung aking leeg. Ayan, oh, ganyan. Eh, normal lang talaga yan kasi nga, lalo na lalaki yung anak ko. Normal lang talaga minsan umitim yung mga leeg natin. Feeling ko yung leeg ko mga mamshi may manas. Yung leeg ko meron. Okay lang yan. Basta after manganak, paganda na lang ulit. Bawi-bawi na lang after manganak. And ano mga mamshi, kung may mga katanungan pa kayo about sa pregnancy journey ko. So ngayon, sa mommy lifestyle ko ngayon. Pwede nyo ako i-message sa Facebook ko and sa Instagram. And next week update ko pa din ulit kayo kung ano ng balita sa akin. And kasi ngayon feeling ko talaga sumasakit na yung mga ano ko eh. Yung puson ko sumasakit na kasi feeling ko parang ano siya, yung parang malalaglag si baby parang ganun kapag naglalakad ako. Minsan nararamdaman ko na yan. Pati sa pempem ko, parang may tumutusok, ganun. Nararamdaman ko na rin ngayon. And yun nga, pag humihilab yung tiyan ko, parang ano, sumasabay yung parang mahatae ka. Pero hindi naman ako natatae, hindi talaga. Parang kapag humihilab siya, parang kang iire. Parang ganun. Parang ano siya, parang mild labor. Pero hindi pa naman yata ako nag-labor ngayon. Wala pa naman kasi ang labor mga mamshi kapag every 5 minutes naghihilab yung tiyan mo, tumitigas. Ayun, nagli-labor na. Pero sa akin wala pa na, wala naman. Sa isang araw mga 4 na beses siya naghihilab, 5 beses, ganun. Hindi pa naman siya every 10 minutes, wala naman. And yun nga mga mamshi, update ko naman kayo next week. And please subscribe ko para
updated pa kayo sa mga next update ko, sa mga next video ko. And sana next week, wala na akong sipon. Wala na akong sipon, tsaka ano dito, lalo na sa swab test, kinakabahan ako pag may sipon. Ako po, sigurado yan. Pag may sipon ka, nagpa-swab test, automatic COVID na agad yan. Nakakaloka. And see you next week, mga mamshi. And yun nga po, thank you for watching. Bye-bye!